yung Lagundi po. Okay. No? So yung Lagundi, alam naman po natin na it's more for cough and asthma. Mm. So based on the clinical research. So ito po nagdumana po ito sa ano, sa pagsusuri sa clinical research ng ating Lagundi. So kung wala po kayong ano pera pambili ng ano ng gamot, kasi available din po siya sa ano mga drugstore. So you can prepare your decoction sa bahay. Kung ay natatakot po kayong lumabas. Mm. Okay. So Doc, ulitin lang natin. So ang basic, no, in general, ang proportion ay kung dahon man yan o kung ano man yung ingredient, paano po yung sukat? So, dalawang basong tubig, tapos isang basong ginayat na dahon ng herbal medicine, tapos papakuluan nyo po yon. Ang gagamitin nyo po is either stainless or palayok. Hmm. So, bakit kasi po? Nga, kung aluminum po siya, nagre-react po kasi yung dahon dun sa aluminum. Hmm. Okay, makakasama yun, Dok? Nawawala po yung bisa. Ah. Oo, kita mo, may ganun pa na unit. Yeah. Nagkakaroon po ng ano chemical reaction dun sa aluminum. So, kailangan stainless. At ilang oras ang pagpapakulod? So, it's 15 minutes. 15 minutes. Opo, or parang hanggang sa maging isang baso na lang po. Mm. Tapos, okay. Pwede niyong salain na po yung ano yung dahon, pakasalan niyo po, pwede niyo siyang itago or iimbak. Okay. Paano yung pag-inom nun, Doc? Gaano ka, how do you know, no? Yung quantity? Para po sa bata, so pwede niyo siyang isang kutsara, tatlong beses sa isang araw. Para sa matanda, dalawang kutsara, tatlong beses sa isang araw. Kung may sakit ka, Doc, o for maintenance purposes? Kung may sakit, like for example for ubo, or you can also ano for maintenance purpose, pwede rin po yun. Kasi nga, based din po sa study, ang toxicity effect po nito, yung tinatawag natin na lethal dose at 50%, ay mga 88,000 tablet bago ka magkaroon ng symptoms for toxicity. So talagang medyo malaking amount po yun. Oo, so ibig sabihin, it's safe.